Hello, good evening. And hello, sis. Na si ano, Frances. Hello, sis Ana Marie. Anong study? Nag-study Ah, okay. din. Brother Ramel, hello. Sis Anna Marie, hello. Good evening. Okay, we have one more minute. Sis Josie, hello. Good evening, Dok. Good evening. Welcome. Sis Josie, Yes. baka gusto mong mag-open ng prayer. Pwede na po ng tayo na tayo? Ha? Ngayon na? Ah, pwede na. 7 o'clock na pala. Sige. Okay. In the name of the Father, the Son, and the and Holy Holy Spirit, Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. We love you, we praise the Lord. We be blessed by you, among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you, Sis Josie, for the opening prayer. Celebrate ko lang andito ngayon sa Zoom. Sila, Sis Anna Marie, sister-in-law ko, si Dr. Jeannie, Brother Delsam, Sis Josie, Sis Marites, and Brother Ramel. Okay. At sa mga ngayon nanonood sa Facebook Live and later pag-upload ko sa YouTube. Welcome sa ating weekly lecture, Catholic Catechism, Knowing Our Faith, Faith Seeking Understanding. Tonight, we will be discussing about deliverance of places, infested places, and infested objects. Naisipan ko ito dahil maraming nagtatanong sa akin, sa messenger, paano i-deliverance yung kanilang mga bahay, may mga minor disturbance, no? May mga gumagalaw-galaw sa bahay, or yung kanilang duda sila, mga occult objects, no? May mga paraphernalias, anting-anting, o paano i-renounce. So, para isahan na lang, pwedeng forward ko na lang tong lecture sa kanila. I made a short lecture of this. Anyway, ang lecture natin ay hango sa mostly sa Catholic Handbook of Deliverance Prayers from Father Sikia. No? I hope let's try our best na makakuha nito. Every family dapat may ganito, no? Kung hindi niyo mahanap sa mga St. Paul's bookstore sa usually sa SM andiyan, may mga St. Paul's bookstore. Marami na rin ito sa Lazada at sa Shopee, no? Hindi naman siya mahal, mga 200 plus lang. At ang ibang prayer kinuha ko sa kay Father Ripperger na libro, Deliverance Prayers for the Laity. At saka yung mga ibang example ng mga cases, kinuha ko sa lecture namin doon sa conference sa Cebu, sa conference sa mga deliverance and spiritual warfare. Yung aming guest speaker is an American lay, Adam Bly, no? He's an expert on religious demonology and exorcism.
auxiliary member din siya ng Association Exorcist based sa Rome. Lay siya, ha? Pero grabe na yung kanyang experience, years and years of experience. Now, yung tawag sa tao pag sinapian, tawag dyan possessed, no? Possession. Ito ay example ng extraordinary attack ng devil. Yung ordinary attack ng devil sa atin, everyday temptation. At kung matandaan nyo, sinabi natin na mas delikado ang ordinary attack. Mas delikado yung temptation. Kasi if you give in and then you commit sin, and you commit especially mortal sin, pwede siyang magkaroon ng eternal eternal consequence if you die in the state of mortal sin. Pero yung extraordinary attacks like possession, no, demonic oppression, vexation, no, obsession, at saka infestation, medyo spectacular yung kanyang dating, nakakatakot. Pero hindi ito mas delikado ikumpara sa temptation. Kasi saka ikaw mismo ang gumagawa niyan, eh. So yung kaluluwa mo magkakaroon ng bahid ng mantsa. Kasi it is your will. Pero yung mga extraordinary attacks like infestation ng isang bahay or shall we call haunted house, external attack ng devil, no? Pero may mga ginagawa tayo kung bakit naging haunted ang bahay. No? May minsan, wala tayong ginawa, napamana na lang, ginawa ng mga past owners. Pero maraming sitwasyon na dahil sa ating kagagawan, gumawa tayo ng opening kung saan nakakapasok ang kapangyarihan ng Diablo sa buhay natin at sa ating mga lugar. Now let's go to the general rules. Paano i-discern? Paano natin malaman kung meron ba talagang preternatural or infested ba ang bahay o mga lugar-lugar? Pwedeng apartment, pwedeng office, no, or any place, workplace mo. Number one, rule, usisain muna natin yung natural cause. Kasi sabihin mo, uy, haunted to, no? May tumutunog-tunog. Yun pala, daga. Yun pala, pusa. O may hangin na tumutulak sa mga pintuan. O may leaking yung gripo. So, huwag tayo agad bigla-bigla na mag-ano kaagad na preternatural. No? Eliminate nyo muna yung natural causes. Tandaan ko yung si Brother Rolly, natawa ako sa kwento niya. Sabi niya, infested talaga itong bahay. Kasi isa sa mga sign ng demonic activity is nag-create siya ng malansa na baho, no? Na very putrid smell. Kala niya demonic na. Yung pala, pagtingin niya sa ref, meron pala siyang sira na isda. Ang tagal lang hindi natapon. So, natawa na lang siya. So, eliminate first all natural explanation. Okay? Number two, kailangan hindi ka lang maniwala sa isang witness. Dapat 2 or 3. Mas marami, mas maganda. Kasi pwedeng guni-guni lang ng isa. Pwedeng psychological. Mas more reliable kung marami na ang nagpapatotoo, no? And then, may mga questions na guide na tatanong na kung ito ay positive, malamang ito ay may preternatural
activity. So una, may ginawa bang mga occult, no, or pagan activity sa bahay? Like naglaro ba ng spirit of the glass, or nag-invite ba kayo ng mga spiritista, witchcraft, feng shui? Meron ba kayo, gumawa ba kayo ng mga feng shui activity, spell casting, spirit questing, seance, padugo? O nagbaon ba kayo ng mga coins doon sa haligi, no, nung ginawa yan? Or nag-ano ba kayo ng mga, alay ba kayo ng mga padugo, no? So, kailangan malaman yan. Next, pwede rin, kung wala, tanongin mo kung meron bang nangyaring death or murder around the vicinity. So tatanungin mo lang naman yan kung may mga disturbances, like umiilaw ang sumisindi ang ilaw, or umaandar yung aircon, walang tao, may yung iba na naririnig nila yung mga may nagde-drug, kalimutan ko sa Tagalog, parang hinihila, no, ginaguroy na kadina, no, yung mga ganun, kung ano-ano pang mga sounds, no. Now, so etong mga evil activities like death or murder, it attracts demonic powers, you know? And I also ask if meron bang dumating na bisita sa bahay, kasi sabihin nila dati wala naman, tapos last week nagsimula. Tanungin mo kung may bago bang dumating na tao sa bahay niyo, at itong taong dumating sa bahay niyo, ano ba to, involve ba ito sa occult, no, spiritista ba to, manggagamot, albularyo, o ano ba to? So investigate. Next is, meron bang dinagdag sa bahay? So last month lang nagsimula, o ganun. So meron bang biniling painting o antique na mirror binili, or good luck figurine, new age crystals, stones, or pagan god statues, or mga pagan masks, no, mga decoration ng mga Buddha galing sa tour niyo, sa mga trip, yun, ganun. May pwede silang kapitan, no, pwede silang kapitan ng mga evil spirits, no. So like for example, yung kwento ni Adam Bly, no? May tao sa Amerika, sumangguni sa kanila dahil grabe ang disturbance sa kanilang bahay. Nung napansin niya, nung dumating yung painting na binili niya galing from trip abroad. Tapos, binigay niya sa isang friend niya, sige, sa'yo na lang yan kasi duda ko itong cause. Sabi ng friend niya, matapang, sige, sa akin na yan. Bigla na lang, pagka umaga, iniwan ka agad ng friend niya sa simbahan yung painting, kasi yung bahay niya nagkaroon na naman ng disturbance, nakakatakot na mga disturbance. Nung tinignan nila ni Adam Bly, sinuri nila yung painting, tingnan nila sa likod, may nakabaon na clippings, na cutting ng 4 newspapers na pinadikit sa likod, para siyang curse. Yung newspaper na yon, ang news niya is about murder. 4 na news na about murder dinikit doon sa likod ng painting. So, anong lesson makuha natin dito? Hindi maganda parati tayo nanonood ng mga movies, even or news, parate na about killings, murders. It kasi ito, newspaper clippings of murder, pinasekretong nilagay sa likod. And then siguro, with a prayer of curse siguro, nilagay doon. Kaya, hindi maganda we fill our minds with those times of evil activities. Also, tanungin mo rin kung meron bang tampering or renovating sa place
Dahil nag-renovate kayo, may nadistorbo ba kayong mga puno or may nagiba ba kayong isang silid na hindi ginagamit, no? Kasi ang mga fallen angels nung tinapon dito sa earth, yung iba napunta sa mga trees, stones, rivers, mountains, they're called elementals. Itong mga elementals, ito yung mga sinasabi ng mga diwata, diwende, kapre, nagagalit kung ano, na di-disturb yung place nila because they are very territorial. Nagagalit sila. So, pag na-disturb yung lugar nila, so, these diwatas, they are all, ano, isa lang apelido nito. Puro to kampon ng Diablo. Nag-iiba-iba lang yung pangalan, anyo, because they are so powerful, they can, they can make different types of forms. So, pag nagambala mo ang kanilang teritoryo, ang kanilang lugar, rerasbakan ka. So, kaya magsisimula na sila. Kaya, huwag kayo maniwala sa iba na, ay, may nakatara dito sa amin. Minsan, may nadarama kami. Binibigyan na namin ng pagkain, konti. Mga harmless naman sila. Walang ganon. Walang harmless na demonyo. Puro harmful yan. No? Hindi lang sila masyadong di-disturb sa'yo kasi kaburks kayo. Yung buhay mo malayo sa Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos at medyo na-threaten ang kanilang existence sa buhay mo, gagambalain ka. No? Kagaya ng naalala namin isa, yung hindi ko lang sabihin dito sa lugar namin, isang university nagtatrabaho siya, nakakita siya ng mga putol na ulo, ng mga pare, lumalapit sa mga estudyante, tapos sinisinyasan niya na huwag lumapit sa mga estudyante. Parang nagkakaintindihan sila, no? And then, okay lang sa kanya yon, comfortable siya for how many years. Nung nag-lecture kami about spiritual warfare, deliverance, and exorcism, nag-retreat sila doon sa aming retreat house, buong gabi, iyakan sila. Kasi inatake. Inatake yung kwarto nung babaeng yon, no? inatake, hindi sila patulog, parang may gustong espiritu papasok sa bubong, sa screen, ganun. Kasi, komportable sila, hindi ka kagambalain, yan ang mga demonyo, dun kagambalain pag ikaw ay nalaman mo na yung katotohanan, merong chance na ikaw ay lalapit sa Diyos, ganun. So, kagaya din sa mga taong malayo sa Diyos, okay ang buhay nila. Nung nag-decide na sila to follow Jesus, magsimba parate, magpray parate, doon na nagwindang-windang, may mga problema na pumasok. Yan ang gusto ng demonyo, para ma-discourage ka. Na, uy, nung wala pa ako kay Lord, okay, pero ngayon, nagseryoso ko kay Lord, ito na, titigil na lang ako. Yan ang gusto niya. Kasi, para ma-stop yung paglapit mo kay Lord. Kaya dapat, laban lang hanggang kamatayan. No? So, yun. Tatanungin yan kung may mga renovation, kasi baka may nagambala ng mga elementals. Like for example, yung pinakaunang case namin dito sa grupo namin ni Brother Wendell, Brother Tata, Brother Rolly, nag-respond kami kasi may mass possession. Sabay-sabay, mga 12 students, inutusan silang magwalis ng mga tuyong dahon sa likod ng high school. Tapos sinunog nila doon malapit sa kahoy. Tapos doon, sabay-sabay na silang naposes. Nanigas na silang 15. No? 12. Tapos sabihin ng mga hindi naniniwala, mass hysteria. There's no such thing as mass hysteria. No? Bigla na lang naninigas sila. Tapos misigaw na. And then, example also, nung ginagawa namin tong garden dito, may nabili kaming bagong sa katabi lang ng bahay namin, ginagawa namin yung parang small garden at saka parang small na pavilion. Tapos lumawa kami ng grotto. Nung
meron malaki masyadong puno ng mangga. Nung ininstall na namin yung Mama Mary na statue na blessed sa grotto malapit sa mangga, nagtaka na kami, namatay bigla. Nahulog lahat ng dahon na napakatagal na yan na mangga. Namatay lang siya. Siguro hindi niya nakayanan si Mama Mary. hindi niya nakayanan, umalis. Kasi pag minsan, pag infested ang isang punong kahoy, pag umalis, kasamang namamatay ang ano, ang puno. Kaya yan ang ginawa nila ni Brother Wendel doon sa Jimenez. They prayed over an infested tree. Pagkabukas, biglang namatay. Ako, wala pa akong ginawa. I just installed, nilagay ko lang si Mama Mary. Hindi na niya nakayanan siguro, namatay. Ang laking puno, namatay lang siya bigla. No? Wala pang ginawa. Now, meron din ang kwento ni Mr. Adam Bly. Sa attic, nilagyan sila ng libro, How to Break Up a Marriage. Yun lang. Pero yung libro na How to Break Up a Marriage, nilagay sa kanilang attic, si Nadia. And then, simula nun, naging infested na yung bahay nila. Na? So, anong lesson natin dito? Yung mga galit na galit si Lord sa mga kahit libro, no? Na gustong buwagin ang marriage, no? So, anything that encourages breaking up of marriage is demonic. One time then, sa kwento rin ni Mr. Adam Bly, may isang father used to play Ouija board or spirit of the glass. No? Namatay siya, so nag-take over ang anak, pumunta siya sa cabin kung saan siya nakatira ang tatay niya, nilinisan niya. Nung gabi, doon siya natulog sa cabin, bigla na lang may demonyo na hinawakan ng napakahigpit yung kanyang paa. Tapos, pumigla siya, tumakbo. Umalis siya ating gabi, hindi siya bumalik. Simula noon, hanggang ngayon, hindi nawala ang sakit at pamamaga ng paa niya. So, ganon, naging infested yung cabin na yon dahil sa habit ng tatay niya na lalaro ng Ouija board or Spirit the Glass. Yung Ouija board, parang high class na Spirit the Glass. Nabibili kasi yon sa mga toy stores sa Amerika, yung Ouija board. Pero actually, it's an occult paraphernalia. And also, another instance, yung cathedral mismo, demonically infested. Ano nangyari? Biglang bumaba ang nag-a-attend. Hindi ma-explain bakit biglang bumaba ang number ng people na nagsisimba doon sa cathedral na yon. Kasi ang feeling ng mga tao, para sila nasusuffocate. Oppressive, no? Ang atmosphere. Nagtatakas la. So, when they investigate, meron palang member ng choir na demo satanic. Sinadya niya mag-infiltrate sa choir. At pasikreto niya nilagyan ng mga occult paraphernalia ang organ sa likod na hindi makita. No? Mga satanic stuff. Kaya kahit simbahan pwede ma-infested. And also, may isang bahay na hindi talaga mapaalis-alis. Nung kanilang they investigated, ilang taon pa lang ginawa abortion clinic yung bahay na yon ng isang doktor. Hanggang ngayon, hindi pa nalaliberate yung bahay na yon. As of the time that he shared during our conference sa Amerika. Abortions done by a doctor for many years. No? Okay. I found this on the web for he said during our conference South America. Bakit? Subisingit itong si Siri. Tapos, sa isang experience din, may possessed. Hindi nila alam na possessed. Walking possessed. Bigla na lang, pagpasok nila sa bahay,
na nilagyan ni Adam Bly ng Epiphany Blessing of the Threshold. Bigla siyang parang may force field na hindi siya makapasok. No? Sa kanilang sariling bahay, hindi siya makapasok. Kaya doon na lang siya pinatira doon sa trailer truck sa labas kasi naka-enforce ang Epiphany Blessing of the Threshold. No, alam niyo yung Epiphany Blessing of the Threshold, yung chalk na susulat mo doon sa may ibabaw ng pintuan, yung possessed hindi nakakapasok, parang force field na nagba-bounce off siya yung possessed na babae. So tuturuan ko kayo kung paano lagay. So ilagay niyo diyan sa ibabaw ng pintuan, dapat yung chalk is blessed by a priest. Tapos isulat niyo isulat nyo 2023 tayo. Ito, example to 2021. Sulat mo muna yung 20 sa una, tapos sa dulo 21. Tapos ilagay mo C. Pag sulat mo ng C, sabay mong sasabihin, may Christ bless this home. So ilagay mong C, tapos M, at saka B ang ilagay mo. May Christ bless this home. Ilagay mo yung CMB. Pagtapos, pag sulat mo ng plus, sabihin mo, through the intercession of Caspar, next na plus, Melchor, tapos next na plus, pang-apat, Baltasar, through the intercession of Baltasar. So, lagay mo, yan ang ano, yan ang tatawag na Epiphany Threshold Blessing for Homes, no? With blessed chalk. Very effective, hindi makapasok ang mga demonic entities. Okay, balik tayo sa interview. So, tanongin mo kung mayroong mga traumatic event na nangyari sa vicinity, like rape or violence nangyari. Pwede rin nakaka-attract yan ng demonic entity. Meron bang sinful activity na grabe ng mga sinful activity like drug sessions or homosexual activities, no? Bakit minention to homosexual encounters? Kasi heterosexual premarital sex is sinful, right? Yeah, that is mortal sin. Pero pag homosexual na, mas matindi ang kasalanan because that is unnatural. Yeah, it is a sin for unmarried woman and man. It is a mortal sin. Pero pag man and man na, or woman and woman, mas matindi ang kasalanan. Kasi that is already unnatural, against nature. No? Kaya hindi ito ordinaryong kasalanan ang homosexuality, mga kapatid. Lalo na ang bestiality. No? Man to animals. So pag may mga ganon, pwedeng pamamahayan ng demonyo. Now, tanungin mo rin kung isa sa mga membro ng bahay nakipag-alitan sa isang albularyo, serwano, no, pwede siyang niresbakan or witch or sorcerer. Pag sinabing witch or sorcerer, hindi yung may mga matatangos ang ilong tapos matatanda na nagtumatawa ng hihihi. Hindi na ganun. Modern na mga witch ngayon. Normal na. So, pwede kang maging witch through sa internet lang. May mga instruction na ngayon. Kaya bantayan niyo yung mga anak niyo. No? So, hindi na uso yung may mga may malaking palayok at saka mag-ikot-ikot yung ganun yan. Parang mga Snow White. Hindi na ngayon yan. Also, tanungin mo rin kung yung history ng place. Ano ba ito dati? Baka garrison ng mga Hapon ito. O may mga pinatay na ginagawa itong mass graveyard, no? Or may baka morgue ito dati, mga ganon. Or dati ba itong forested na pinamamahay ng mga elementals, no? And then also, pwede rin na may dumating na tao na naka-attach sa kanya ang mga curse, no? Connected sa isang, kasi may sitwasyon na nung umalis na yung tao o pinalayas yung taong yon, kasambahay ba o bisita ba, pinalis, tumigil rin ang mga
disturbance sa bahay. Yun pala, naka-attach ang evil spirits sa tao na yon. So, lahat yan, sa, especially in the deliverance team, or kahit sa inyo na lang pamilya, pwede nyo itong i-investigate or tanungin. So, next is you should make a plan of action. No? So, ano yung plan of action natin? So, kung nalaman natin may mga sinful actions, no, immoralities, tigilan ka agad. Kasi maraming tatanong, Brad, paano ba i-deliverance ng bahay? Yun lang, gusto nila kung anong prayer sasabihin, yun lang, parang magic, ghostbuster. Pero madugo pag itong ministry na ito, kailangan natin ng cooperation. We have to stop sin. No? All sinful activities must be stopped. Tapos maraming madidismaya, ay, hirap. Punta lang kami sa albularyo, magbabayad lang kami. Isang ano lang, tapos siya na yung mag-chanting. Mag-chanting siya, tapos na. So, sa Christianity kasi, sa simbahan natin, you need to, ang goal natin dito, holiness eh. No? Hindi lang yung nawala ng disturbances, tapos na. Ang goal natin, makapunta sa langit. No? To be united with Christ. Okay. Now, kung nalaman na merong mga occult objects or infested objects, may mga Ouija boards, amulets, talisman, anting-anting, good luck, figurines, mga feng shui, dapat i-dispose. Kasi madadamay ang bahay. Diyan sila galing kumakapit. Okay? Now, kung ang mga tao doon involved sa mga occult practices, involved sila sa kanilang mga ganon, mahilig sila mag-tarot card, palm reading, pumunta sa mga albularyo, dapat niyang i-confess sa pare. I-confess niya yan. Pagkatapos niyang i-confess sa pare, i-renounce din niya ang pag-involve niya sa mga occult practices. In front of the Blessed Sacrament, 3 times. 3 times niyang i-renounce in front of the Blessed Sacrament. So, may sa booklet, may prayer dyan. No? Kalimutan ko lang ilagay dito yung prayer. So, renouncement of occult practices. Next is, before mag-deliverance session, ang mga tao sa loob ng bahay must prepare spiritually to protect themselves before the deliverance. So, paano mag-protect? Mag-spiritually protect? Prepare. Of course, confession. No. Confession and prayer. Dapat walang mortal sin. And also, mas maganda kung magpamisa for their protection, no? And liberation of the place. Pwede kang magpamisa, i-offer mo yung mass intention para sa liberation ng iyong lugar at protection. And also, lahat ng mga member sa bahay mag-confession so that they will be in the state of grace, no? And encourage lahat ng nasa bahay, no? Daily rosary and ask for the intercession of Mama Mary, no? At maganda kung you consecrate yourselves to Mama Mary at mag-wear ng scapular or Saint Benedict's medal. So ito yung family consecration to Mama Mary. Merong long version, ito short version. O Immaculata, Queen of Heaven and Earth, our life, our sweetness, and our hope, on this day, we, the Diching family, come before you to consecrate ourselves to you as your possession and property. We praise God because He has brought us together to give ourselves to you, our Mother. Amen. Now, when you consecrate, when you entrust yourself or your family to Mama Mary, she will take care of you as her own property. No? Hindi niya hahayaan mano yan. Parang kanyang sariling property. He will protect that. Bring it to Jesus. And for each person, mas maganda to use holy water before going to bed. No?
you touch the holy water and make the sign of the cross or sprinkle. On exercise salt, kahit konti lang itapon, ihagis lang dun sa mga perimeter ng bedroom. Also, ito yung i-prepare ng mga pag dumating yung pare at saka yung deliverance team, no? Ito yung i-prepare. Holy water, rock salt, candles, no? Or mga statues, no? Or crucifixes, pictures, holy pictures, i-prepare. So para during deliverance and pwedeng mag-blessing ang pare kasi pag na-bless na yung mga crucifixes na yan, mga holy pictures, yan ang gagamitin na isasabit sa mga lugar-lugar sa buong bahay para mas lalong maging reinforced ang bahay. So, guidelines for the deliverance session. So, a priest and a trained team. So, ang magde-deliverance, maganda talaga, isang team, pare, exorcist, and deliverance team. So kami mga lay collaborators, no? Ang pare yung magde-deliverance, kami yung support, no? Now, question, pwede ba ang lay mag-deliverance sa kanyang bahay? Pwede, no? Kung sarili mong bahay, hindi ka pwede mag-deliverance sa ibang bahay, bahay mo lang. Bakit? Lalo na ang tatay, kasi binigyan tayo ng spiritual authority over our homes, over our family. We can, in Catholic tradition, lay people can certainly pray deliverance prayers in their own homes. Lalo na ngayon, ang mga pare, lalo na mga exorcist priests, no? They're so busy. Marami silang responsibilidad sa kanilang sariling parokya. Yung iba nagtatampo, hindi napupuntahan. Tulong-tulong na lang tayo. Kaya itong lecture na ito, it's more of an empowerment. We empower each family to take charge of their home. You can do deliverance prayers in your own home. Kasi masyado nang stretched out ang duty ng mga exorcist. Sa mga lugar, konti lang exorcist. Tapos dami pa silang ginagawa. So we can do deliverance prayers sa ating home. Pero take note, ang formal exorcism prayers are reserved for priest alone. Huwag tayong may mga prayers dito na para sa mga pare lang. Exorcism prayers, hindi pwede gamitin. Re-resbakan tayo, i-retaliate tayo kasi ang Diablo, they are very legalistic. Big deal sa kanila yung authority. Pag wala kang authority, lumagpas ka sa authority coverage mo, nangahas ka, sabihin nila, aha, you're not protected, I will attack you. So as long as you maintain within the authority na binigay sa'yo, obedient ka sa guidance ng simbahan, you are protected, no? So there are many prayers, devotions that lay Catholics can use. So kahit yung mga basic, no? Our Father, Hail Mary, Saint Michael prayer, Litany of the Saints. Napansin ko yan, no? Minsan sa deliverance sessions namin, may mga severely oppressed or mga mildly possessed. Litany of the Saints pa lang, mga kapatid. Litany of the Saints pa lang, lumalabas na ang Diablo. Ganun. So, kahit wala pang deliverance prayers. Kasi, any prayer that by heart, no? Taimtim ka, you're asking the Lord, no? It is not you. It is Him. When you are humble enough and you rely on His power, the devil is tortured. So, pero kung sa tingin mo, yung case ng disturbance or infestation sa bahay nyo ay medyo seryoso, medyo high rank ang demonyo na nakatira dyan, saka mata, ano, yung high level ng hierarchy ng fallen angel, kailangan mo nang
mag-consult ng Catholic exorcist. So may mga infestation sa bahay na hindi kaya ng lay, na hindi kaya ng padre de familia. So kailangan nating idulog. Pero i-try muna natin sa ating mga sarili, no? Kasi i-adopt natin ang ating mga exorcist sa mga duties kasi napakadami natin. Okay. So kung ang team mag-decide na mag-mass, so prepare, i-prepare yung ano, mga kailangan sa mass, no? Mga incense, ganun. So kung napaka matindi ang case ng infestation, recommended, highly recommended na mag-mass doon sa bahay or sa office o sa place na i-deliverance. And then, so unang step, unahin ang mass. Hindi pwedeng mauna yung ibang step. Dapat una ang mass. And then, you ask for protection and blessing and deliverance from demonic forces. After the mass, magbe-bless na ng mga hindi pa na-bless ng mga sacramentals, holy statues, images, holy water, crucifixes, gano'n. Para gamitin yan pagkatapos. And then, begin the deliverance by asking the Holy Spirit for guidance and strength. Pwede ka rin magamit ng your own words from the heart. Your own words, kahit hindi mo yung hindi memorized na prayer. Ask the Holy Spirit for guidance and strength. And also, next we call on Mama Mary, no? To ask for her intercession. You can also use your own words. And also, call the assistance of all the angels and the saints. No? If you can pray the litany of the saints, mas maganda. Or you can, kung sino yung naalala mo mga saints, lahat tawagin mo, hingi ka ng tulong. You can use your own words. Ito, hindi natin ito pwedeng gawin kasi prayer of Pope Leo XIII, very effective against infesting spirits. Ito yung ginagamit ng pare lamang. No? Now, we move around from room to room, place to place. Okay? And then, kada move, no, mag-pray ka sa isang room, lipat ka na naman after. So, during transferring, you are sprinkling holy water around the place. No? So, ito yung simple na deliverance prayer na pwedeng i-pray ng lay. No? So, I substituted the commanding into impetratory. Meaning, you are asking. Hindi mo kinokomand ang diablo para hindi siya ma-challenge. Hindi galing sa iyo yung authority. You are asking the Lord to rebuke him. So, ito yung advice na amin ni Father Winston Kabading na you change the commanding prayer into an asking prayer, so that you will be protected. It is not you who command them. No? So, let's read. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, ang original nito, I rebuke, repudiate, bind. So, parang, tapos lay lang tayo. Dapat ang pare ang magsabi na I rebuke kasi may authority sila. So tayo kasi lay, sinubstitute natin, I humbly ask the Almighty God to rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirits. The Lord Almighty commands all of you in the name of Jesus to depart right now from this place. Sabihin mo kitchen or bathroom or sala, ganon. And go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. O most Holy Spirit, fill all the empty spaces left by the evil spirits with your presence and love. I consecrate this bathroom entirely to you, O most Blessed Trinity, through the intercession of Mama Mary. Amen.
Siyempre, kasama mo yung mga member ng family, no? So, the rite for each room concludes by calling upon the Holy Spirit. So, pagkatapos na, you are calling, you ask the Holy Spirit and the warrior angels to stay in that place and to protect, no? So, may taong nagsunod na nagsisprinkle ng holy water at naghahagis ng exercised salt, no? At ito ay nakakatulong at lagyan yung mga bintana rin, no? Para hindi makapasok ang diablo, to prevent evil spirits from entering, especially at night. At saka mga doorways, lagyan din. Pwedeng gumamit ng incense, optional lang. Hindi kailangan, hindi siya obligatory. Mas maganda kung pagdating ng team, alam niyo na kung saan yung may mga great disturbances. Kung mostly doon banda sa isang kwarto, so para makapag-focus masyado, ang prayers are more directed on that. No? Para hindi mas concentrated sa isang lugar yung prayers. Mas maganda kung before tumating yung team, nakalista na kung saan lugar ang pupuntahan. Ang lalagyan ng focus. No? Pero kung kayo-kayo lang, so alam mo na kung saan ang mas saan mas hahagisan mo ng mga sacramentals. Sinabi rin dito sa book ni Father Sikia, charismatic individuals, may gift of the Holy Spirit, they are sensitive, like for example, Blessed Maria Agreda, no? Nalalaman niya yung mga blessed objects, consecrated host, may gift siya, no? Nalalaman niya yung isang lugar, evil ang lugar. So, pang ganun. Sensitive sila sa evil spirits. Nakakatulong sila para malaman kung ano. Pero warning lang ha, warning. Akala ng iba, gifted sila, may charismatic gift sila kasi nakakasend sila ng evil. Yun pala, hindi nila alam, bukas lang pala ang third eye nila. Pag bukas ang third eye mo, actually, you are under the dominion of the divining spirit. Ang spirit of divination. Ang spirit of divination, diablo yan. So, mag-ingat kasi akala mo, charismatic gift yun, yun pala open ang third eye mo. So, you are possessed, no? Or you are walking possessed. Kaya, in discerning gifts, better to ask the priest. Submit yourself to the priest or the church. Tanungin mo kung itong gift mo, charismatic gift ba ito or baka third eye ito. No? Now, number 12. May mga paboritong lugar ang mga diablo. Ang especially mga dark places, mababaho na lugar, like smelly and dirty. Kaya, tandaan natin, cleanliness is godliness. Cleanliness is next to godliness. So, paborito pala ng diablo yung mga mababaho, malalansa na mga lugar. Like garbage areas, mga madidilim, darkly lit rooms. So, yung mga hindi parating napupunta ng mga kwarto, madidilim. Dapat, from time to time, bisitahan mo yan at lagyan ng holy water, exercise salt, dump unoccupied areas. Bodega, attic, basement, yun. Dapat from time to time bibisitahan yan. You pray on those places and then put exercised salt or holy water or exercised oil. Huh? So pagkatapos ng mga rooms ma-cleanse, pwede nang mag-blessing. So mas maganda talaga i-cleanse sila, i-deliverance, and then use the standard ritual blessing for blessing of places. Alam niyo ba tayong mga lay, especially father, mother, pwede tayong mag-bless sa ating mga homes. Yes, we can bless our homes. Pero kung may pare, mas maganda may pare. Okay, after the blessing, ang members sa family, we have to consecrate to the heart of Jesus and Mary. Huh? So, the residents must be the ones who pray their consecratory prayer.
tayo mag-pray. So, ito yung consecration to the Sacred Heart of Jesus. May time pa ba tayo para basahin? Sige. O Heart of Jesus, Fountain of every blessing, I adore you, I love you, and with a lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to your will. Grant that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing and all that I do, and the grace of a holy death. Amen. O most merciful Jesus, we consecrate ourselves today and always to your most sacred heart. Jesus, meek and humble of heart, make our hearts like unto yours. Mabilis na pagbabasa ko, pero kung kayo magbasa, dapat heartily, from the heart, slowly, at taos pusong nagpe-pray, no? At saka, consecration to the Immaculate Heart of Mary by St. Pope Blessed II. Hindi natin basahin, pwede niyong balikan yan, screenshot nyo, kayo na magbasa kasi wala tayong oras. And then finally, a thanksgiving prayer is made to God, no? Mama Mary and saints and the angel. We have to pray a thanksgiving prayer. So after the deliverance session, importante na mag-develop tayo ng deep spiritual life. We have to pray the rosary every day and the chaplet of the Divine Mercy, no? And always remember, napaka-importante ng slide na ito, no? Kung makalimutan nyo man ang buong lecture, huwag nyo kalimutan to. We have to remember that sin is the greatest opening for the demonic to enter our lives, to enter our home. Sin. Wala kang pangamba, actually mga kapatid, kung ang buhay mo ay you are living in the state of sanctifying grace. Wala kang ikakatakot, no? And then also, the greatest protection against the devil is sanctity. Yeah? Satan has no power over those people who have sanctifying grace. We are owned by God. No? God is our warrior. No? So, residents, therefore, strive. We should strive to live a life pleasing to God. Now, let's go to an infestation of an object. Instruction for priests. So, may mga object na infested, no? So, yung mga nakabili ka ng mga mirror, o mga antique, mga anting-anting, feng shui, bagwa, kung ano yan. Mga crystals, magnetic, na mga ganun-ganun. Lahat ng mga occult, new age stones, crystals, wands, objects, in hexing, curses, idolatrous statues, and objects. So, kahit nga ano, no? Kahit mga statue ni Mama Mary or Jesus, pag ginamit yan ng mga albularyo or occultist, tapos may ceremonies lang ginawa sa mga statues na yan that is infested. Napansin nyo, may mga Santo Niño na sumasayaw-sayaw sa Cebu dancing. Infested objects yan. Hindi pwede magsasayaw-sayaw ang mga Santo Niño, no? Na mga statues. Hindi pinamamahayan ng Espiritu ng Diyos ang mga statue. They are just a reminder. Hindi sila pwedeng idolatry na yan. Di ba? Now, anong gagawin pag may mga infested objects? So, they must be sprinkled with holy water with a prayer of deliverance. And, kung pwedeng sunugin, sunugin. No? At saka yung abo, dapat itapon sa running water like river. No? And then, kung hindi sila kayang sunugin, kasi malaki o hindi pwedeng sunugin, itapon sila sa umaagos na like river. Dapat itapon sa lugar na hindi makikita. Kasi baka makita, mapulot na iba, sila na naman yung gagamit. No? Do not forget to wash when you dispose occult objects. Wash your hands with holy water after. May isang pare, exorcist, nakalimutan niya maghugas ng ano, naapektuhan siya. Ilang months, nagkaroon ng sugat or boils ang kanyang kamay. No? So, don't take for granted, no? Huwag niyo maliitin yung kapangyarihan ng demonyo. No? Kasi,
re-resback yan sila. No? Merong dito sa librong to, hindi masyado detalyado on how to dispose occult objects. Pero, i-forward ko sa inyo, po-post ko sa Facebook, yung link galing kay Father Nonet Legaspe on how to dispose occult objects. Complete step by step. No? Yun ang ginawa namin nung sinunog namin yung nabili ni, na mask ni Mrs. galing Thailand. Buddha. So, nung may mga disturbance sa bahay, nung sinunog namin, finalo namin yung step, nawala yung disturbance. No? Like, meron ding prayer, deliverance prayer sa mga trees or nature na para kung aalis man ang diablo na namamahay doon, hindi mamamatay. Nakalimutan ko lang ilagay dito ko ano yung prayer, no? So, na maiwasan ang mamatay yung punong kahoy na pinamamahayan ng ano. So, you call upon the protection of Mama Mary. Parang ganun din sa in deliverance sa infested place, no? And for the protection of your loved ones, possessions, and ask the intercession of saints, angels, and Saint Michael. So with the crucifix, pray the deliverance prayer over the object, no? Sprinkle holy water or exorcised oil surrounding the area of the tree or of the puntod, yung nuno sa punso o ano ba yan, mga ganun. And if appropriate, put sacramental around the object. For example, pwede mong baunan ng Saint Benedict's medal or a crucifix na blessed, no? Around the area. So instead of coin ang ibabaon mo sa haligi, bahay mo, baon mo ang blessed na Saint Benedict's medal. Of course, when you put it, lay it down sa foundation ng bahay nyo, you have to pray. Hindi yan anting-anting. No? You have to live a life in accordance with the life of Saint Benedict. No? Okay. So, yun na yun. Ito, nilagay ko dito yung prayer before deliverance session. So, never forget to pray this prayer before doing deliverance session. Kasi yung mga fallen angel, hindi yan mag ano lang, hahayaan niya lang mag-pray kayo dyan. Re-rest back yan. Gaganti yan. No? They will not simply remain passive. Hahanap sila ng butas kung saan sila makakapasok sa butas ng buhay mo at magre-retaliate. So you have to pray this prayer for protection before deliverance session. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions from any form of harassment and retaliation from all evil spirits as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us, for the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. So yung mga bago pa lang sa charismatic, may isang kwento, true story, may cursed object na knife na napakaganda, binigay sa kanya ng pinamana sa kanya, pero ito ay parang good luck na knife. Nung pumasok na sa charismatic, Couples for Christ, pinayuhan sila na i-dispose. Kaya lang, hindi nila alam, dinispose lang nila na walang prayer, nag-retaliate. Isang anak niya namatay sa aksidente, isang anak niya muntik na namatay magkasunod. So, retaliation. So, don't underestimate, no? The demonic forces. So, ito, binding prayers. You can pray this also. No? Hindi natin ito babasahin kasi mahaba. Meron din perimeter prayer. You're asking pray, so may perimeter of protection. So, and then prayer to take authority against the forces, no, in all the air,
water, no? You pray to take authority. And then you, pagkatapos ng lahat, you pray the cleansing prayer, no? So, itong binding prayer, may time pa konti, pasayan natin. Jesus Christ, our Lord and God, I ask thee to render all spirits impotent, paralyzed, and ineffective in attempting to take revenge against any one of us, our families, friends, communities, those who pray for us, and their family members or any associated with us. I ask thee to bind and sever and cut off all evil spirits, all powers in the air, the water, the ground, the fire, the underground, the netherworld, any satanic forces in nature, and any and all emissaries of the satanic headquarters. I ask thee to bind in thy blood, all of their attributes, aspects, and characteristics, all of their interactions, communications, and deceitful games. I break any and all bonds, ties, and attachment in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, yun ang binding prayer. So, pagkatapos nun, tapos ng deliverance sessions, you pray the cleansing prayer. Importante itong cleansing prayer para itong sinisil mo yung sarili niyo sa blood ni Jesus. Para may protection prayer sa simula, may cleansing prayer sa huli. So, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, ganito na lang. Tamang-tama, alas 8 na. Let us make this our closing prayer. Kasi, magagalit ang diablo nito kasi we are ng topic natin, spiritual warfare. So, lahat kayo ngayon na nakikinig sa YouTube, sa Facebook at sa Zoom, let us pray this all together. Let this be our closing prayer. No? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless us all. So, yun lang. I hope nakatulong itong lecture natin so we can pray deliverance prayers sa ating bahay. We can do it as often as we can. The most important, stay holy. Yan. Stay holy. Live lives according to the will of God. Okay? So, thank you for attending. Sino ba bang hindi ko nag-greet dito? Na hindi ko na i-greet yung nag-greet ko kanina. Brother Christopher, hello. Sis Marichel, kapatid ko pala. Atiging, Sis Franz, Sis Daisy, Sis Analisa, and yon si Mrs. pala, admin. Okay. So, sa mga andun sa Facebook, thank you for attending. At sa mga dito sa Zoom, extra points kayo kay Lord. Nag-stay kayo, nanatili kayo hanggang tapos. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. See you next week. God bless. Bye-bye.